dito yung mga shirt. Chevrolet Sail, papalitan natin ng ATF. I-drain natin yung ATF niya. Chevrolet Sail. I-drain lang natin siya. Yan yung salinan niya. Yan. Kung makikita nyo yun. Yan. Yan yung salinan niya. 14mm lang yan na open. Maiikot nyo na yan. Yan. Naluwagan ko na to. Gamit ko yung 14mm. Ito. 14mm na wrench. Naluwagan ko na. Tanggalin natin. Ito. Diyan tayo magsasalin mamaya. So, taas natin para madrain. Yan yung drain plug nya. Yan. Allen wrench. Tatanggal natin tong cover. Para ma... Ito yung takip. Tanggalin natin. Drain natin. Tapos tinan mo yung... Ito mo dyan. Ang ATM. Kaya sabihin ko sa'yo mamaya. Yan mga sir, ha? Chevrolet Sail. Pagka natin ang ATM. Kulin mo yung drain plug. 40,000 kilometers. Kapalitan natin ang ATM. Medyo malinaw pa nga, oh. Check bulb yan. Doon kasi isa mag-drain para mabilis. Yan, drain pa natin yung isa. Yung isa pa drain pa dyan. Ito yung check valve lang. Check valve lang. Ito talaga yung naka-drain plug niya. Yan. Ito yung Chevrolet Sail. Ito. Yun. Yan, itingnan natin kung ilang litro yung madi-drain natin mga sir. Sa Chevrolet Sail. Unang palit ng ATF. Sukatin lang natin. Meron pa tayong Mercedes na katenga. Dito. Ano tayong gawa? Hindi lang natin. Tumulo. Hayaan lang natin na tumulo muna siya. Ibigyan natin. Alas 3 liters lang yun na drain. Ibigyan natin yan. 3 liters yung na-drain natin. Bukaan mo cleaner. Yan mga sir, bukaan natin cleaner para malinis.
Ito, basa. Ito. Yan. Tapos, sabit mo na yung cover. Yan na. Sabitin natin itong engine cover dito sa ilalim. Isa'd ba yun? Ito. Pakain mo. So, after nyan, mag-drain, mag-ano na tayo, magsasalin. Chevrolet Sail. Automatic transmission fluid replace. So, hindi pa masyado maitim, kaya goods lang na drain lang. Wala mo yung problema. Yung salinan niya. Yan. Subukan natin ipasok to. Ay, hindi yata. Hindi ko pasok. Naduin lang natin nakalagay. Sa ilalim niya, nakapasok naman. Tutok lang natin na ganyan. See. Then, daan-daan lang yung pagsalin. Ano yung radiate natin? Textron 6. Salin, 3 liters lang. Mga 3 liters lang yung tanggal. Hindi tatapon. Idaan-daan lang. Sige. So ayan, sinasalina natin. Nope. Control. Ayan. Okay. Ayan. Kunti-kunti lang. Medyo malayo kasi yung salinan niya. Ginawa na lang natin ang paraan para umabot. Ilagay na lang tayo ng extension. Sige. So, 3 liters na naman yung na-drain natin. Kung ilan yung na-drain, hindi na ibabalik natin. Para sigurado. Yeah. Okay, gawin mo na yan. Sige. Yun. Laban tagas. Baka may tagas ilalim. Natin. Oh, very good. Walang tagas ha. Yeah. So, ito kasi yung na-drain.
almost 3 liters lang yan. Chill lang din, ibabalik natin. Dextron 3, Ace Delco yung brand original. Sige, alalay lang. Sige. Pag drain kasi yung sa torque converter, hindi naman na de-drain. Kaya mas maganda ang nagpapalit lagi every 40,000 para hindi masyado nagdudumi yung fluid. Hindi masyadong umiitim, mga sir. Kasi pag nag-over mileage, siyempre nasusunog din yan. Doon nagsisimula pagkasira ng transmission. Lalo pag automatic, kailangan talaga alagaan mo sa fluid yan. Kasi yun ang maintenance yan. Transmission fluid at saka transmission filter. Mga sir, palitan na natin. Eto, napalitan na natin ng ATF, Chevrolet Sail. Start na natin, mga sir. And, goods na. Yung mileage niya, 40,878. So, pinadrain na, pinapalitan ng original na fluid. Yun lang, mga sir. Ganun lang po yung pagdrain, kaya DIY ng mga cars owner ng Chevrolet Sail. And mga sir, kaya naman po ito i-DIY yung pag-drain and replace. Kasi wala naman special tools na gagamitin. Normal na drain plug lang, tapos sa ibabaw, open lang na 14mm, mabubuksan nyo na. So maraming salamat sa patuloy na subscribe, nanonood ng ating video. Sana po nakakatulong sa iba, sa mga car owner lalo na. So baka kasi minsan sabihin dinadialysis pa, drain lang naman to, pwede naman. So ganun lang po yung pagpalit ng ATF. Every 40,000 kilometers, mas advisable kapag drain lang. So maraming salamat. God bless.